Okay mga mamin sir, meron naman po tayong napasin. So ito po ay Atlas brand SS400. So ito po yung speed control ng ating sewing machine. So button start, button stop, reverse, then tension sa sinulid, then option ng mga stitches po niya. Then yung distance at yung refilling thread po, yung bakal doon na maliit mga mamin sir. Okay, so panoorin niyo po ito mga mamin sir hanggang sa dulo. Magkakaroon po kayo ng idea at saka interest sa ating sewing machine. So maraming salamat. A few moments later. Magandang araw po mga mamin sir. Ito na po yung pinakamagandang klase natin at pinaka-cheaper na sewing machine. So ito na po siya. Maglalagay po tayo ng sinulid sa itaas. So ito po siya mga mamin sir. Okay, panoorin niyo po ito hanggang dulo kung sakaling magugustuhan niyo po kasi magkakaroon po kayo ng idea. At kung gusto niyo po bumili ng sewing machine na matibay at cheapable na sewing machine, so isa po ito sa may re-recommend po natin mga mamin sir. Ayan po yung paglalagay natin ng sinulid. Ayan. Then, ayan po. Okay? So, pwedeng-pwede po kayo sa amin mag-PM sa ating YouTube channel po. Okay, so ito po yung ating mga social media mga mamin sir para kung sakaling may kailangan po kayo, wag na wag niyo po kakalimutan ito i-PM mga mamin sir. So maraming salamat. Continue po natin yung sewing machine natin. Okay? So ito na po siya mga mamin sir. Gagamitin po natin yung automatic shooter ng ating sewing machine. So ito po siya. Ayan. Okay, so ayan po siya. Siya na po yung nagsuot ng sinulid sa butas ng karayom. So hindi na po tayo mahihirapan. Ganito po, kasimple at kaganda itong sewing machine natin. So ang susubukan po nating tela is maong kasi ito po yung majority na tinatahi natin mga mamin sir. Okay, so unang-unang gagawin po natin mga mamin sir, tayo po ay kukuha ng street sewing. So ito po yung street sewing natin mga mamin sir. Okay, so ituldok natin siya at ibutom natin yung kulay red. So ayan po mga mamin sir. Then kung gusto niyo pong malalayo yung agwat, pwede niyo po isagot sa number 4 po yan mga mamin sir. Ayan. Then kung gusto niyo po atras, reverse, so ayan po siya. Ayan. Okay. So ayan, napaka-solid po siya mga mamin sir. Ngayon, i-check natin at ipapakita po natin sa inyo. Okay mga mamin sir, so i-check niyo lang po yung ating sewing machine kung gaano ka-solid at gaano kaganda itong stitches na ginawa niyang straight sewing. Back to back po yan mga mamin sir. Then kukuha po tayo ng pang-sigsag. Okay, so sisigsagan po natin yung tela natin na maong. So may pang manipis, pang cotton, at pang maong. So kung gusto nyo po masinsin para dikit-dikit po yung ating sigsagger, so pwede nyo po ilagay sa number 1 yan mga mamin sir. So pindutin po natin siya. So ayan, napaka-solid po siya. At hindi pa po dyan nagtatapos yung speed control kasi pwede nyo po isagad sa high speed. Okay, sa mga baguhan, pwede po dito sa number 2 or medium speed. Okay, so babaguhin po natin yung sigsagger niya. Gagawin nating pang cotton. So ayan po siya mga mamin sir. Napaka-solid po siya at napakagandang sewing machine po ito. Fit for beginner and friendly use po ito mga mamin sir. Okay, so ayan po. Then i-check natin siya kung gaano kaganda ang ginawa niyang sigsagger mga mamin sir. Okay, so ito na po siya. Okay, so ito po yung pang-cotton natin at ito naman po yung pang-maong na sigsagger. So back-to-back po yan na napaka-solid at napakaganda po. Para naman sa mga stretchable na tela, so meron po tayong tatlong klase, yung V-shape at saka yung isang klase niya at saka yung 3-step po mga mami sir. So ang gagawin po natin is yung 3-step para sa all-in-one or all-around na stretchable na tela. Katulad ng spandex, bra, panty, underwear, lahat po ng mga may hirap tahiin, ito po yung kailangan nyo gamitin, yung tatlong klaseng pang-garterize po mga mamin sir. Then kukunin natin yung isang klaseng yung pang-garterize at mayroon din po siyang V-shape para makita nyo po. Then yung V-shape naman po niya kukunin natin, sasample po natin siya. So ito na po siya mga mamin sir. Papakita po natin sa inyo once na matapos natin yung tela tahiin. Okay? So, ayan po siya mga mamin sir. So, ito po mga mamin sir yung pang-garterize niya para sa all-around stretchable na tela. Din yung para sa mga cotton. Yung para naman po sa mga underwear mga mamin sir. Ayan po siya. Back-to-back po yan. Din gagawa po tayo ng ating pang-button holder para makita niyo po kung paano po natin i-operate siya sa pang-wallis or pang-button holder para may idea po kayo mga mamin sir. Okay, so huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Mato Panumpang Vlog, Facebook account, Mato
Makina Panahi, and TikTok account Mato Sewing Machine. So ayan, mag-una po tayo sa 2 and 4 para mag-lock muna tayo mga mami sir. Okay? Then number 3, tingnan natin kung saan pupunta po yung tela natin. So paatras po siya mga mami sir. Okay? So depende po sa atin kung gaano kahaba yung gagawin nating wallace or button holder. So ito, so number 1 po yung paabante. So ayan po siya mga mami sir. So napaka-perfect po yan. Promise po, napaka-perfect at napaka-solid po yung stitches na gagawin ng ating sewing machine. Basta kailangan nyo lang po aaralin at magtatanong po kayo kung kayo po ay may gusto malaman at hindi alam paano gamitin. So ayan po siya mga mami sir, hiwain lang natin yan sa likod o dito sa gitna para mabuo po yung button holder natin. So yes mga mami sir, ito po ay may 1-year warranty, free repair pag ito'y nag-cost. Okay? So ito na po siya mga mami sir. So maraming maraming salamat po sa inyo. God bless and more power po. Peace out po mga mami sir. Okay? So ayan na po siya. God bless sa inyong lahat and happy showing po.